Gusto ko lang ibahagi sa lahat, no, mga apo? Sa inyong lahat, ang nagbigay inspirasyon at nagpabago sa buhay ng inyong lolo noon. Noong nakaranas ako ng problemang nagpalugmok sa akin ng husto. At nang marinig ko ang kantang ito, bigla ko itong narinig habang ako ay naglalakad. At dahil sa kantang ito, biglang nanumbalik sa akin ang aking lakas at pag-asa. At dito ko lubusang nakilala ang Diyos. Ang awiting ito ay walang iba kundi ang Footprints in the Sand. Ang tulang nakapaloob sa Footprints in the Sand na isinulat ni Mary Fishback Powers ay isang sikat na tula na madalas naka-frame para ilagay sa mga sala o silid tulgan ng ating mga tahanan. Ito ay hindi banal na kasulatan, ngunit ang Footprints in the Sand ay nag-aalok ng pag-asa para sa mga mambabasa na kinikilala ang mga pangako ng Diyos sa pagitan ng mga linya sa kantang ito. Gusto ko lang ibahagi sa inyo, mga apo, ang isang awiting nagbigay kulay at pag-asa sa aking buhay noon, way back when I was 25 years old. Sana'y makapagbigay din ito sa inyo, no, mga apo, ng inspirasyon sa inyong mga buhay. Hayaan nyo sana, mga apo, na bigkasin ko ang bawat linya ng tulang nakapaloob sa awiting Footprints in the Sand. Last night I had a dream. I dream I was walking along the beach with the Lord, and across the sky flashed scenes from my life. And for each scene, I noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to me and the other to the Lord. And after the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand, and I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. Footprints in the sand, he held me in his hand. Footprints in the sand. This really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times in my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why when I needed you the most, you would leave me. The Lord replied, "My son, my precious child, I love you. And I would never leave you. During your times and sufferings, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you." Footprints in the sand, he held me in his hands in the sand. Ang footprints in the sand ay may espesyal na kahalagahan sa napakaraming Kristiyano dahil direktang nagsasalita ito sa ating mga puso at may espesyal na kaugnayan sa ating mapagmahal at nagmamalasakit na Diyos. Ang pagkakaroon ng paniniwala sa Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo makakaranas ng hirap at sakit. Ngunit ipinangako ng Diyos sa atin sa banal na kasulatan na sasamahan niya tayo sa mahihirap na panahon at sasamahan niya tayo sa ating mga paghihirap. Kahit na ang pinakamayayamang tao ay nakakaranas pa rin ng mga problema na hindi kayang lutasin ng pera. Kaya kailangan natin ang Diyos para gumabay sa atin sa ating mga paghihirap. Kapag nakakaranas tayo ng mga mahihirap na mga pagkakataon at lumingon tayo para tingnan ang mga bakas ng paa natin sa buhangin, baka isang set lang ng footprints ang makikita natin.
Ngunit gaya ng itinuturo ng tula, ang makikita natin na isang hanay ng mga yapak sa ating espiritual na pangitain ay hindi isang masamang bagay. Sa katunayan, ito ay katiyakan na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras. Sinasabi sa atin ng Hebreo chapter 13 verse 4-6 na anuman ang nararanasan natin sa buhay, hindi tayo iiwan ng Diyos at lagi siyang nasa tabi natin. Ang pinakamagandang linya sa tula ay kapag sinabi ng Diyos na nang nakita mo lamang ang isang hanay ng mga bakas ng paa, dahil yon ay binuhat na kita. When you could see only one set of footprints, it was then that I carried you. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng napakalaking kapangyarihan na ang pananampalataya ng mga Kristiyano ay lalong tumibay sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito o pakikinig sa kantang ito. Ang Deuteronomy chapter 1 verse 31 ay nagsasabing, "Dinala niya kayong ligtas hanggang sa lugar na ito, tulad ng pagkalong ng isang ama sa kanyang anak." Ang talatang ito sa Biblia ay nagbabahagi ng madamdamin sa tulang footprints in the sand. Kapag nakaramdam tayo ng paghihirap, maaari tayong magpahinga at magdasal na may katiyakan na hindi tayo iiwan o pababayaan ng Diyos. Kakargahin tayo ng Diyos sa lahat ng ating problema. May tatlong katotohanan na makukuha natin sa tulang ito. Una, hindi tayo dapat matakot. Nagtanong si Pablo na mababasa natin sa Roma chapter 8 verse 31. At ganito ang pagkasabi, "Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin?" Totoo na tayo ay nagdurusa tulad ng lahat ng nilikha. Ngunit habang naghihintay tayo sa kaluwalhatian ng Diyos na mapasa atin magpakailanman, ay hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay hindi kasama natin. Sa makatwid, palaging kasama natin ang Diyos kahit saan tayo pupunta. Kaya dapat hindi tayo matakot. Ikalawa, hindi tayo nag-iisa. Sinasabi sa Mateo chapter 10 verse 34, "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak." Ipagtanggol at ipaglaban tayo ni Jesus laban sa anumang masama, sakit at paghihirap. Ikatlo, hindi tayo malakas, kundi ang Diyos ang malakas. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Sinasabi sa 2 Korinto, chapter 12, verse 9, "At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Talagang dinala tayo ng Diyos kahit na tila mahirap ang buhay. Siya ay nagdadala sa atin, lalong-lalo na kapag ang buhay ay nasa pinakamahirap at pagsubok na magpapalugmok sa atin. Ngunit ang pag-asa ay hindi nawawala. Tumingala ka lang at tawagin ang pangalan ng Diyos. Sasamahan ka niya sa lahat ng iyong pigati. At maraming salamat mga apo sa panonood. Subukan ninyong pakinggan ang kantang ito, no? Footprints in the Sand. Hindi ako nagsasawang pakinggan ang napakagandang kantang ito, mga apo. At hanggang sa muli, ako pa rin ang inyong Lolo Kakoy. Maraming salamat. Bye-bye!